Alam mo ba ang pagkakaunlad ng mga hilig ay makatutulong sa pagtupad ng iyong tungkulin? Kahanda sa tamang pagpili ng kurso tungo sa tamang profesyon? Pagkakaroon ng negosyo o hanap buhay? O kaya na may pagtulong sa kapwa at paglilingkod sa pamayanan? Sa module na ito, tutuklasan mo ang mga kasagutan ng mga naunang pahayag. Magandang araw mga mag-aaral! Ting tatalakayin ang pagunlad ng iyong hilig at paglawak ng iyong mga tungkulin. Atin ang simulan. May dalawang aspekto ng mga hilig, ang mga larangan ng mga hilig o areas of interest at ang tuon ng atensyon ayon kay Aviva noong 1993. Narito ang 10 larangan ng mga hilig. Outdoor, mechanical, computational, scientific, persuasive, artistic, literary, musical, social service, at clerical. Maaari mong panoorin muli ang lecture video upos sa hilig ayon sa larangan na tuon sa YouTube channel na ito. Ang apat na tuon ng atensyon ay tumutukoy sa preferensya ng uri ng pakikisangkot sa isang gawain. Ito ay ang tao na may kinalaman sa tao, datos na may kinalaman sa mga katotohanan, records, files, numero at detalye, bagay na gamit ang mga kagamitan o tools o makina o machine, at ideya ng pag-iisip at pag-oorganisa ng mga ideya o kaisipan. Ang mga hilig ay maaaring natutuhan mula sa mga karanasan. Halimbawa, dahil sa palagi ang pagtulong sa negosyo ng pamilya na pagtitinda ng mga lutong pagkain, nakahiligan mo na rin ang pagluluto. Binatay mo rito ang iyong kinukuhang kurso sa kolehiyo at minahal mo na ang iyong trabaho bilang chef sa isang kilalang hotel. Ang mga hilig ay maaaring minamana. Halimbawa, nasubaybayan mo sa iyong paglaki ang hilig ng iyong ina sa pag-aalaga ng mga halaman. Habang ikaw ay lumalaki, napapansin mong nagkakaroon ka na rin ng interes sa pag-aalaga ng mga halaman kung kaya katuwang ka ng iyong ina sa kanyang mga ginagawa sa inyong hardin. Ang mga hilig ay maaaring galing sa ating mga pagpapahalaga at kakayahan. Halimbawa, abis ang iyong pagiging maawain sa iyong kapwa, laging bukas ang iyong puso sa pagtulong sa iyong kapwa na nangangailangan. Labis ang kasiyahan na iyong nararamdaman kapag may nagagawa kang kabutihan sa iyong kapwa. Nakahiligan mo na ang magbigay ng serbisyo para sa ibang tao o kapwa. Bakit ba kailangan paunlarin mo ang iyong mga hilig? Ang pagpapaunlad ng mga hilig o interes ay makatutulong sa una, pagtupad ng mga tungkulin. Madaling gawin ang isang bagay o tungkuling iniatang sa iyong mga balikat kung ito ay kinahihiligan mo. Halimbawa, inutusan ka ng iyong ina na magluto ng pagkain sapagkat hilig mo ang pagluluto, madali at may kasiglahan mong magagawa ito. Ikalawa, paghahanda tungo sa pagpili ng profesyon. Sa realidad ng buhay, kadalasan kung ano ang hilig mo, yun ang sinusundan mo. Halimbawa, kung magaling ka sa math, natural ang kukunin ng kurso ay nasa academic track na engineering o accountancy o katulad ng mga ito upang hindi ka masyadong mahirapan sa iyong pag-aaral at maging matagumpay kang engineer o accountant sa hinaharap at makamit mo ang minimithi mong pangarap. Kung ang hilig mo naman ay pag-aayos ng mga sirang bagay kagaya ng motor, cellphone at iba pa, mas mainam na kunin mo ang kursong nasa technical vocational at magiging masaya ka sa larangang ito. Ikatlo, negosyo o hanap buhay. May kasabihan na wala raw yumayaman sa hanap buhay kundi sa negosyo. Pero ang tanong, alin ba sa dalawa ang pipiliin mo at magiging masaya ka? Hilig mo ba ang magnegosyo o maghanap buhay? Ikaw ang makakasagot niyan. Marahil, ay narinig ka ng kwento tungkol sa pamilya ng mga doktor, pamilya ng mga guro, pamilya ng mga pulis, at pamilya ng mga negosyante. Mula sa lolo hanggang sa apo ay pulis, doktor, guro o kaya na may negosyante. Isa sa mga salik nito ay ang hilig o interes. At ikaapat, tulong sa kapwa at paglilingkod sa pamayanan. Marami ka bang hinahanga ang mga kilalang personalidad
o karaniwang tao sa inyong komunidad na walang sawa at bukal sa loob ang pagtulong sa kapwa at paglilingkod sa pamayanan. Kinahiligan na nila ito dahil hindi kayang bayaran ng salapi o anumang material na bagay ang kaligayahang naihatid nito sa kanila. Maaaring nakaranas din silang tulungan o kaya na may nakita nila sa kanilang mga magulang o sadyang ganon ang kanilang likas. Kapag palagian mong ginagawa, naririnig o nakikita ang isang bagay, kadalas ay nagiging hilig o interes mo na rin ito. Na nagtatapos ang ating pagdalakay ukol sa paglawak ng iyong tungkulin na dulot ng pag-unlad ng iyong mga hilig. Hanggang sa susunod na pagdalakay mga mag-aaral, ako si Ginoong Kevin C. Barrera, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Maraming salamat!